Kumusta mga kaibigan? Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak nakapupulutan nyo ng aral. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ng bell icon. Era University? Wait, ang school na ito, pag-aari ng pamilya ni James at malaki din ang share ni Daddy ito. Era University is a famous school. Malaki din ito at marami nag-aaral na galing sa kilalang pamilya. Dito nag-aaral si James at Harry. Naisip ni Ella na kung si Blake dito din nag-aaral, posible kaya na nagkita na sila? Pero sobrang laki ng school kaya malabo yung mangyari. Kung nakita man ni Harry si Blake, sigurado si Ella na sasabihin naman sa kanya ng kanyang kuya. Dito ka lang, tara na Hannah. Pinagbuksan sila ng pintuan ni Dashin. Pero kailangan kong bantayan ang kapatid mo. Pagtutol ni Dashin. Ako na ang bahala sa kanya. Diyan ka lang at huwag kang aalis. Bili ni Hershey kay Dashin. Tumango naman ito dahil mukhang hindi siya mananalo kay Hershey. Magkasabay na naglalakad si Hershey at Ella. Bawat madadaanan nila ay binabati si Hershey at ang magaling niyang kapatid ay naging santa na naman. Naiirita ang dalaga sa tingin nila sa kanya. Dito nag-aaral si Blake? Oo, nagkita na sila ni Kuya at Harry. Kinakabahan si Ella sa maaring isagot ni Hershey. I think hindi pa sila nagkita ni Kuya. First year pa lang si Blake at si Kuya naman, third year na. Masyadong magkalayo ang building nila kaya malabong magkita ang dalawa. Isa pa, may sariling mundo si Kuya. Walang pakialam sa paligid ang isang iyon. Maraming estudyante dito, hindi nila mapapansin ang isa't isa. At si James? I don't know. Maybe yes, since sa pagkakaalam ko, first year student si James. Kung totoo mang nagkita si James at Blake, ina-expect na ni Ella na hindi sasabihin ni James sa kanya. She's Hannah, right? Anang babae. I don't know, siguro siya. She's pregnant nga talaga. At si James ang ama. I never expect na sila pala talaga. Oh my, she's so lucky for having James. I thought nang kumalat ang chismis na tumakas si Hannah sa engagement party nila and na ng love story nila. But mali pala dahil magkasama na pala sila. At hi, may naubuo pang baby. Hi, sana all may James. James is not the man. Gusto sanang sabihin ni Ella iyon. Nagpatuloy si Ella at Hershey sa paglalakad. Nakaramdam ng pagod si Ella. Naiinis ang dalaga dahil pakiramdam niya sobrang bigat ng kanyang katawan. You okay? Yeah, malapit na tayo. Nandito na sila sa building ng first year. Lahat nakatingin sa kanila. Nandito sa building ng first year si Hershey. Ano kaya gagawin niya dito? Ang ganda niya pala talaga. Mukha siyang anghel. The girl beside her, she looks familiar. Oh my, Hannah Margaret Castillejo. Baka bibisitahin ni Hannah si James. Ang sweet naman, kaingit sila. Excuse me, can I ask you guys? Tumigil ang magkapatid sa grupo ng mga babae. Natulala ang mga ito, tila hindi makapagsalita. Miss Hershey, I'm your fan po. You're pretty po talaga. Oo naman po, ano po bang itatanong mo? Tilian nila. Kilala ba ninyo si Blake Santillan? Nakangiting tanong ni Hershey. Nanlaki ang mga mata nila at sabay-sabay na naman na nagtilian. Opo, opo, kilala namin siya. Kindergarten pa lang ata si Blake, kilala na namin. He's famous kasi. Kinikilig na tilian ng mga babae. Hindi maintindihan ni Ella ang sarili niya kung bakit nakaramdam siya ng matinding inis sa mga babae, lalo na kung paano sila kiligin kay Blake. Kindergarten pa lang si Blake, kilala na nila. Parang lugi ata si Ella. Nasaan siya? Nasa gym po. Ah, sige, salamat. Walang anuman po, Miss Hershey. Pagkatapos noon, nagpaalam na si Hershey sa mga babae. Pupuntahan pa ba natin sa gym? Oo, tipid na sagot ni Ella. Pero late na kasi ako sa klase ko. I'd skip your first class. Magagalit si Dad.
Napabuntong hininga na lang si Ella. Fine, go to your class. Ako nang pupunta kay Blake. Tinalikuran na ni Ella ang kanyang kapatid. Hannah! Tawag ni Hershey. Lumingon sa kanya si Ella at hinintay kung ano ang sasabihin ng kapatid niya. Don't do stupid things! Hindi sinagot ni Ella si Hershey. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad. Hindi naman mahirap hanapin ang gym since pansin na pansin ito. Nang makarating si Ella sa gym, ay maraming estudyante sa labas. Mga mukha silang tense. Papasok na sana ang dalaga but someone debarred her. Bawal pumasok, may nag-uusap pa sa loob. Baka magalit sila. Saad ng lalaking nakasuot ng jersey. Kumunot ang noo ni Ella at tiningnan ng masama ang lalaki. Wala kang karapatang pagbawalan ako. Hindi mo ba ako kilala? Tol, kilala ko yan. Si Hannah Margaret Castillejo iyan. Fiancé ni James. Saad ng isang lalaki. Nanginginig sa takot na napaluhod sa harapan ni Ella ang lalaki. Patawarin niyo ako kung pinagbawalan ko kayo. Hindi na po mauulit, Miss Hannah. Halos lahat sila dito ay mukhang takot na takot. Si James po ba ang hinahanap mo? Nasa loob po siya. Medyo kinakabahang sabi ng isang lalaki. Anong ginagawa niya? Meron ba siyang laro? Kanina meron pero ngayon may kausap siya. Ella can't understand kung bakit mukha silang kinakabahan sa kung anong meron sa loob ng gym. Para bang may something sa loob na ayaw nilang ipaalam. Sino? Lahat sila natahimik. Parang walang gustong magsalita. Na-curious tuloy ang dalaga. Sasabihin ba ninyo o hindi? May pagbabanta sa tanong ni Ella. Si Blake Sandilian. Sagot nila. Napalunok si Ella. Hindi maganda ang pakiramdam niya dahil nag-uusap si James at Blake. Nakakatakot silang dalawa. Mukhang parehong mainit ang ulo. Pakiusap, huwag mo kaming isusumbong sa dalawa. Hindi na pinansin ni Ella ang mga sinabi nila. Nagmadali siyang pumasok sa loob ng gym. Bawat paghakbang ni Ella ay bumibigat ang pakiramdam niya. Dahil sa pagbabanta mo, hindi ko nabalikan si Ella. Saad ni Blake. Napahinto sa paglalakad si Ella. Nakita niya si James at Blake na seryosong nag-uusap. Hindi kita binantaan. Binibigyan lang kita ng magandang payo. Ayaw mo naman sigurong magalit sa iyo si Hannah. Kaya gawin mo na lang ang gusto ko. Hayaan mo na kaming dalawa. I don't trust you, jerk. I don't trust you too. You wanna know why? Nang gabing iyon sa parking lot ng bar, hindi lang ako ang may nagawang kasalanan kay Hannah. Tumigil sa pagsasalita si James at tiningnan ng matalim si Blake. Ikaw din naman. Si Blake? May nagawa rin kasalanan? Anong koneksyon ni Blake sa pagpapadukot ni James sa akin noon sa parking lot ng bar? Naguguluhang tanong ni Ella sa kanyang isip. Am I right? You're BNS, the eyewitness that night. Hannah begged for your help, but what did you do? You never dare to go out of your car and save her. Tumingin ka lang, naging bulag sa pagmamakaawa niya. Kaya huwag kang magmalinis dahil nang gabing iyon, pareho tayong naging demonyo kay Hannah. Pero ang unfair lang kasi until now, hindi ako mapatawad ni Hannah dahil doon. While you... Hinahanap-hanap niya. Hinihintay pa. Damn you, Santillan! Kung alam lang niya, pareho tayong kamumuhian ngayon. Parang gumuho ang mundo ni Ella sa kanyang narinig. Si Blake ang lalaking hindi man lang ako tinulungan. Siya si BNS. Ako, ibinigay ko ang lahat kay Blake nang humingi siya ng tulong sa akin para maging baby maker niya. Iyon pala. Ang taong tinulungan ko ay ang taong hindi man lang ako tinulungan ng mga panahong ako ang nangangailangan. Bakit hindi sinabi sa akin ni Blake? Isa rin pala siyang makasarili. Sigaw ng dalaga sa kanyang isip. Naikuyom niya ang kanyang kamao. Galit at pagkamuhi ang tanging nararamdaman ni Ella para kay Blake. Iyong lalaking pinagkatiwalaan niya, niloloko lang pala siya. Masakit. Sobrang sakit nang nalaman niya. Hannah! Ella? Pareho silang nakatingin sa dalaga ngayon. Gulat na gulat si Blake. Now, I knew the truth and the real you, Santillan. Let me explain. Nababahalang sabi ni Blake saka lumapit sa dalaga.
Hahawakan niya sana si Ella pero itinulak lang siya ni Ella palayo. Hindi ko kailangan ng paliwanag mo. Alam ko ng totoo. Ella, hindi. I hate you. I really hate you. Liar. You, sir. Akala ko sa ating dalawa ako may malaking kasalanan. Yun pala. Mas malaki pa ang kasalanan mo. Ella, let me explain. Hinawakan siya ni Blake pero mabilis niya itong binigyan ng malakas na sampal. Huwag mo kong hahawakan. Lumuluhang sambit ni Ella. Ang hirap. Sobrang hirap ng nararamdaman niya. Parang hindi na siya makapagsalita dahil sa matinding iyak. Hannah, calm down. Hindi makabubuti sa iyong ginagawa mo. Lumapit sa kanya si James. Ang sama niyo. Sinaktan niyo akong dalawa. Lalo ka na, Blake. I trusted you. Pero hindi mo pala talaga deserve ang trust na iyon. Sana hindi na lang kita nakilala. Humihikbing sabi ni Ella. Pinagsisisihan kong naging party ka ng buhay ko. Ella, please. Sadness, guilt, pain. Iyan ang nakikita ni Ella kay Blake. Napahawak si Ella sa tiyan niya dahil bigla itong kumirot. Ella, nag-aalalang sabi ni Blake. Stay away from her. She don't need you anymore. James said, saka inalayo si Ella kay Blake. Binuhat siya nito. My baby. Naluluhang sambit ng dalaga. Shh, relax. There's no bleeding. Just calm down. I'm here. Hindi kita iiwan. Naramdaman ni Ella na papaalis na sila. Hindi na nag-abala si Ella na lingunin si Blake. Nanlalabo ang paningin niya. Samahan pa ng matindong kurot ng kanyang tiyan. You'll be fine. I promised, Hannah. That's the last word she heard from James. Then, everything went black. Harry went to the hospital owned by his dad. As always, bantay sarado na naman siya ng mga bodyguard niya. Nang makarating siya sa kwarto ni Hannah, ay nakita niya si James doon. Even though he is doing good to his sister now, Harry still don't trust him. Para sa kanya, ang demonyo, kahit magpakaanghel, demonyo pa din. How's my sister? She's okay na. There's no bleeding. Hindi lang kinaya ng katawan niya ang nangyari kanina kaya nawalan siya ng malay. Nasabi ko na kay Tito at Tita ang kalagayan ni Hannah. And what did the doctor say? The doctor prescribed bed rest for Hannah until she gave birth. Harry sighed. Okay, you can now leave. Utos ni Harry kay James. Hindi pwede. Babantayan ko si Hannah. Ako na. Pero kailangan ako ng... She doesn't need you here. Kung may kailangan si Hannah, it's not you. Leave her alone dahil dadagdag ka lang sa problema ng kapatid ko. Naiinis na sabi ni Harry. Tumayo si James at hinarap si Harry. Kung may problema man, hindi ako kundi ang santilya na iyon. Pareho lang kayo, huwag kang magmalinis, loko. Naupo si Harry sa kinauupuan ni James kanina. Narinig niya na lang ang pag-alis nito. Wala naman siyang laban kay Harry. Matapang lang ito kasi nasa panig niya si Mr. Henry. Hannah, iminulat ni Ella ang mga mata. Bakas pa rin ang matinding iyak sa mga mata niya. Kuya, si baby. Nataranta ang dalaga. Mahina siyang nagpasalamat nang makita ang umbok sa kanyang tiyan. You and your baby are fine. Pero kailangan mo ng bed rest hanggang sa mga naka. Huwag kang mag-alala. Malapit ka na rin namang mga anak. Natahimik si Ella at tumingin sa labas ng bintana. Kuya, si Blake, bakit niya nagawa sa akin iyon? Bakit hindi niya sinabi sa akin na siya pala si BNS? Nasasaktan ako. Kahit na anong gawin ko, nasasaktan pa din ako lalo na sa nalaman ko. Humihikbing sabi ni Ella. Tahan na. Don't even think about him. Think of your baby. You have to be strong for the baby. Harry wiped her tears. Si baby, kapag lumabas siya, hindi naman siya mapupunta sa akin. What do you mean? Si baby ay kay Blake mapupunta. Wala akong karapatan sa bata. Baby maker lang naman kasi ako ni Blake. Pero pagkatapos ng nalaman ko,
Hindi ko ata kayang ipagkatiwala si baby sa kanya. Kung nagawa niya akong pabayaan noon, magagawa niya din iyon kay baby. Wala ka bang tiwala sa kanya? Malaki ang tiwala ko sa kanya pero pagkatapos ng lahat, naglaho na ang tiwalang iyon. Walang natira kuya, wala na. What are you planning to do? Hindi ko na ibibigay si baby sa kanya. Galit, iyan lang ang nakikita ni Harry sa mga mata ni Ella ngayon. How about James? Pakakasalan mo ba talaga siya? Hindi ko alam. Harry patted her shoulder. Kung ano man ang desisyon mo, I will support you. 1 week na nang malaman ni Ella ang totoo. Bedrest lang siya ngayon, kaya hindi niya mapigilang mainip dahil nakakulong lang siya sa kanyang kwarto. Si Harry at James lang ang madalas niyang nakikita. Her father, he's still angry dahil sa nangyari at si Hershey, hindi na rin pinapayagang lumapit kay Ella. Baby, malapit ka nang lumabas. Weeks na lang ang hihintayin ko para makasama ka. Hinaplos na Ella ang kanyang tiyan. Napangiti siya nang maramdaman ang pagsipa ng batang nasa kanyang sinapupunan. Excited ka na bang masilayan ang mundo? Napahagikik ang dalaga sa muling pagsipa ng anak niya. I'm sorry kung wala ang ama mo. Mas makabubuti siguro na wala siya. Nasasaktan si Ella. Parang pinipiga ang kanyang puso kapag naalala niya si Blake. Don't worry my baby. Nandito naman ako para sa'yo. Aalagaan kita. Hindi kita pababayaan. Mahal na mahal kita anak. Pagkausap ni Ella sa kanyang tiyan. At katulad noon, pumatak na naman ang luha sa kanyang mga mata. Walang kwenta. Iyan ang tingin ng lahat kay Blake ngayon. Paging si Blake ay ganoon din ang tingin sa sarili niya. Wala siyang kwenta dahil sinaktan niya si Ella. Hindi niya tinupad ang kanyang pangako sa dalaga. Nang araw na nagpaalam si Blake sa dalaga, babalikan niya naman talaga ito pero tinakot siya ni James at ng ama ni Ella. Sinabi nila na kapag bumalik pa si Blake sa buhay ni Ella at ipagpilitan pa ang kanyang sarili sa dalaga ay ilalayo nila kay Blake ang mag-ina niya. Dadalhin nila si Ella sa ibang bansa at hindi na ibabalik dito. Sinabi pa ni Henry kay Blake na sasaktan nito ang anak nila ni Ella kapag hindi sinunod ni Blake ang utos nila. Natakot si Blake para sa mag-ina niya. Ayaw niya silang mapahama kaya kahit na masakit at labag sa kalooban ni Blake, pumayag siya sa gusto nila. Hindi na siya nagpakita kay Ella. Walang araw na hindi iniisip ni Blake ang mag-ina niya. Nangulila siya pero tiniis niya iyon para sa kanila. Dumating iyong time na kailangan niyang ipagpatuloy ang pag-aaral sa college. Ayaw sana ni Blake dahil nawala na siya ng gana. Sa Era University, nag-aaral si Blake ngayon. Same school sila ng mga pinsan niya. Madali silang nakapasok dahil may share ang lolo nila sa school. Pag-aari pa ng Almazan at may share ang Castillejo School. Maliit nga talaga ang mundo para sa kanila. Sa school, nagkita si Blake at James. As usual, gusto ni James na paalisin sa school si Blake. But when he found out na may share din si Hendrik Santillan ay hindi na ginawa ni James. Sa araw na nakikita ni Blake si James, parang gusto niyang basagin ang pagmumukha nito lalo na at ipinapamukha ni James sa kanya na hindi na sa kanya si Ella. Nagkainitan sila ni James sa gym. Hindi sana papatulan ni Blake pero napipiko na siya sa mga lumalabas sa bibig nito. Nagkasagutan sila. Lumabas sa bibig ni James ang matagal nang itinatago ni Blake. Hindi inakala ng binata na nandoon pala si Ella. Nabahala siya dahil nalaman na ng dalaga ang matagal nang itinatago ni Blake. Pero kalahati ng mga sinabi ni James ay hindi totoo. Hindi ganoong klaseng tao si Blake. Kung alam lang ni Ella, baka sa halip na kamuhian ay pasasalamatan niya ang binata ngayon. Galit na sa kanya si Ella. Halos mabaliw si Blake sa kaiisip kung ano na ba ang kalagayan ng mag-ina niya. Sinisisi ng binata ang kanyang sarili kung bakit naghihirap si Ella. Gusto ni Blake na puntahan sa ospital ang dalaga pero bantay sarado ito ng mga tauhan nila, lalo na ni James. Sinuntok ni Blake ang pader.
Halos dumugo na ang kamao niya pero hindi pa rin siya tumitigil. Lang niyang buhay ito. Bakit kailangan mangyari ito? Karma ko na ba ito dahil sa pagiging loko ko? Lang niya naman, ito na at ang pinakamalalang karma na natanggap ko. Bakit ang babaeng mahal ko pa magiging karma ko? Bakit siya pa? Naramdaman ni Blake ang pagtulo ng dugo sa kanyang kamao. Mahal na mahal kita, Ella. Bulong ni Blake. Pumatak ang mga luha niya. Hindi na niya matandaan kung ilang beses na ba siyang umiiyak dahil kay Ella. Magmula ata nang magkalayo sila, naging gripo na ang mga mata ng binata. Kung mahal mo, bakit hindi mo ipaglaban? Natigilan si Blake sa pagsundok sa pader at napalingon sa nagsalita. Ang lolo niya iyon. Sa tingin mo ba kapag sinuntok mo ang pader at umiyak, maibabalik mo siya? No, apo. Hindi ako umiiyak. Sagot ni Blake at nag-iwas tingin sa kanyang lolo. Hindi mo dapat ikinahihiya ang pagluha mo lalo na't ang babaeng pinakamamahal mo ang dahilan. Nakangiti pang sabi ng matanda. Hindi alam ni Blake kung maiinis ba siya o matatawa dahil nagagawa pang ngumiti ng kanyang lolo habang ganito ang kalagayan niya. Umalis ka na! Wala ka na rin namang mapapala sa akin. Wala na sa poder ko ang hinihiling mong apo sa tuhod. Kunin mo na rin lahat sa akin, total iyon naman ang gusto mo. Parusahan mo na ako sa mga maling nagawa ko para matapos na ito. Alam mo, hindi na kita kilala, apo. Nasaan na ang matapang kong apo? Nasaan na ang palaban kong apo? Nasaan na si Blake Santillia na gagawin ang lahat, makuha lang ang gusto niya? Hindi ko na alam. Sa Ella ang lakas ko at the same time, siya rin pala magiging kahinaan ko. Lahat ng pamilya ni Blake ay alam na ang tungkol sa tunay na pagkatao ni Ella. Iho, kung gusto mo talagang makasama si Ella, o Hannah, at ang anak ninyo, take the risk. Ipaglaban mo siya hanggang sa huli. Sinasabi ko ito hindi dahil sa kagustuhan kong magkaroon ng apo sa tuhod. Sinasabi ko ito para sa iyo. Gusto kong makamit mo ang totoong kaligayahan sa piling ng mag-ina mo. Walang masama kung lalaban ka as long as nasa tama ka. Ngumiti ang matanda at tinapik ang balikat ng kanyang apo. Kung ayaw na niyang lumaban para sa inyo, edi ikaw ang lumaban para sa kanya. Patunayan mong mahal mo siya. Ipakita mo ang pagmamahal mo sa pamamagitan ng mga gawa, hindi ng mga salita. Tinalikuran na si Blake ng lolo niya at unti-unting naglakad paalis. Pinanood lang ni Blake ang matanda habang papaalis. For the first time, nakita ni Blake na nagseryoso ang lolo niya. Napabuntong hininga ang binata. Tila nabuhayan siya ng loob. Hindi na siya magpapadala sa mga demonyong iyon. Ano man ang mangyari, ipaglalaban na ni Blake sa Ella ngayon. Bahala na kung ano ang mangyayari. Ang mahalaga ay may magawa siya. Nandito si Blake ngayon sa labas ng main gate ng abode ng mga Castillejo. Hindi niya magawang pumasok dahil sobrang dami ng bantay. Kaunting galaw nga lang niya ay may baril nang nakatutok sa kanya. Papasukin niyo ako. Gusto kong makita at makausap si Ella. Kalmadong sabi ni Blake. Hindi pwede. Umalis ka na dahil baka kung ano pa ang magawa namin sa iyo. Wika ng isa. Pagbigyan na ninyo ako. Hindi naman ako manggugulo. Kahit anong pakiusap ang gawin ni Blake, hindi man lang siya pinagbibigyan. Naiinis na talaga si Blake. Bakit ba ang damot ninyo? Mga mukha kayong robot? Mga walang pakiramdam? Kapag kayo nagmahal ng ganito, mga walang hiya ninyo? Higit pang pagdurusa ang mararanasan ninyo? Will you please shut up? Loko ka talaga kahit dito, nagiging asil kanto ka. Napalingon si Blake sa bagong dating, si Harry. He's showing his serious look. Lumapit siya kay Blake. Naging alerto naman ang mga bantay. Dame, para namang papatayin ko ang boss nila. Bakit ba kasi hindi ako nag-request ng bantay kay Tanda? Sana ginaya ko si Dio na maraming bantay para hindi ako nalulugi ng ganito. Reklamo ni Blake sa kanyang isip. What are you doing here? Di ba pinagbawalan ka nang pumunta dito? Ano't narito ka na naman? He asked coldly. Harry, I want to talk to Ella. Namulsa si Harry at malalim na tingin ang ipinukol kay Blake. But she doesn't want to talk to you.
Remember, may kasalanan ka sa kanya. That's why I'm here, because I want to explain. Please hurry, let me in. Ngumisi si Harvey. Tumingin siya sa mga tauhan. Let us talk. Sumunod ka. Muling pumasok si Harry sa kanyang sakyan, kaya sumunod naman si Blake. Silang dalawa lang dahil pati driver ay pinalabas ni Harry. I will help you talk to my sister, but promise me na walang gulong mangyayari. Natuwa si Blake sa sinabi ni Harry. Really? Okay. Promise, walang gulong mangyayari. I just wanna talk to her. You will pretend to be one of our men. You will put on their clothes tonight. I'll take you to Hannah. She has a balcony. There is a tree that connected to her balcony. Go up to the tree and there you go. Kapag sa pintuan ka dumaan, mahahalata ka dahil naging mahigpit na sa security si Dad. I'll change the passcode of Hannah's room so no one else can enter. Huwag mong sasaktan ng kapatid ko dahil ililibing talaga kita ng buhay. Bed rest si Hannah ngayon, so don't took advantage. Manyak ka pa naman. Okay na sana, pero ayaw ni Blake sa huling sinabi ni Harry. Yes, Harry. I promised. Ang bait mo pala. Nakangiting sabi ni Blake, pero syempre, joke niya lang iyon. Magpapakabait muna si Blake kay Harry ngayon para may katulong siya kay Ella. Masungit na saad ni Harry na may kasama pang pagkunot noo. Mukha siyang pusang galit. Mukha talagang pusa si Harry, lalo na kapag nagsusungit. Natatawang sabi ni Blake sa kanyang isip. Harry? Ano? Tanong ni Harry, pero sa labas ang tingin. Just support my love life. Pangako, kapag may love life ka na, susuportahan din kita. Umigting ang panga ni Harry at tiningnan ng masama si Blake. What made you think na magkakaroon ako noon? Stupid! Ang bitter naman ito. Alam mo ba, ganyan din ako noon. Pero nang makilala ko si Ella, I realized na masaya palang magmahal. Masaya kung pareho kayong nagmamahal. Malungkot kung ikaw lang ang nagmamahal sa inyong dalawa. Ngumisi si Harry. Tila isinampal niya kay Blake ang huli niyang sinabi. Oo na, tama ka. Hindi pa din ako mahal ni Ella. Sa aming dalawa ako lang ang nagmamahal. Ako lang ang umaasa na magkakaroon ng kami sa huli. Mapait na sabi ni Blake. Umalis na si Harry pagkatapos niyang ipaalala kay Blake ang plano nila mamayang gabi. Natulala si Blake. Iniisip niya ang sinabi ni Harry. Bakit nga ba hindi man lang ako magawang mahalin ni Ella? Tanong ng binata habang nakahawak pa sa kanyang panga. Sumapit na ang hinihintay ni Blake. Tuloy ang plano nila ni Harry. Nagbihis ang binata katulad ng MIB. Nakisali siya sa kanila. Gabi na rin naman kaya hindi mapansin si Blake. Nagsuot din si Blake ng sunglass para mas lalong hindi halata. Ginaya niya rin ang kilos at tindig ng MIB. Nakabantay lang sila sa labas kaya nakabantay rin ang binata. Nang makahanap ng tiyempo ay kumilos na siya. Hinanap niya ang punong sinasabi ni Harry. Medyo nahirapan si Blake dahil maraming puno. But thanks God, may nakita siyang nag-iisang puno na connected ang mga sanga sa iisang balcony. Ito na ata ang kwarto ni Ella, usal ni Blake. Medyo madilim na dahil nasa likod bahay. Tanging ang refleksyon ng ilaw sa kwarto ang nagbibigay liwanag. May kataasan ng puno. Walang lahing unggoy si Blake, pero mabilis at magaling naman siyang umakyat ng puno. Humuhuni ang mga kuliglig. Sabayan pa ng malamig na ihip ng hangin. Hinubad ni Blake ang sapatos niya pati na rin ang kanyang sunglass. Baka kasi mapaaga ang pagkamatay niya dahil sa mga iyon. Nagsimula na siyang umakyat. Kumapit siya ng mabuti sa kanagpalipat-lipat sa mga sanga. Napamura ng mahina si Blake dahil may kumagat na gamugamo sa kanyang paa. Langya naman. Mahinang usal ni Blake nang pati sa leeg niya ay may kumagat. Walang ibang pwedeng kumagat sa akin, tanging sa Ella lang. Nanggigigil na sambit ni Blake. Nagpatuloy siya sa pag-akyat. Tumawid si Blake sa mahabang sanga na patungo sa balcony. Damn it! Mahinang mura ng binata na muntik na siyang madulas. Parang nanginginig ang buong sistema ni Blake. Nagulat si Blake dahil doon. One step to go, balcony na.
Blake sigh, saka humawak sa railings. Naglambitin siya roon, para siyang magnanakaw sa lagay niya. Magnanakaw nga talaga. Magnanakaw ng minamahal. Lihim siyang nagpasalamat nang marating niya ang balcony. Hindi mapigilan ni Blake na mapahanga sa ganda ng balcony ni Ella. Nakabukas ang sliding door at tanging ang puting kurtina na nagsisilbing sarado. Umihip ang malamig na hangin kaya tila mga nagsasayawan ang mga kurtina. Parang pang vampire lang ang effect na iyon. Dahan-dahan lang ang paghakbang ni Blake. Ayaw niyang gumawa ng kahit na anong ingay. Madilim kaya hindi maaninag ng binata ang kabuuan ng silid. Gumilis ang pintig ng puso ni Blake nang marating niya ang mismong kwarto ni Ella. Nakasara na ang pintuan at mukhang napalitan na rin ni Harry ang passcode. Lampshade lang ang tanging ilaw na nakabukas. Napatingin si Blake sa babaeng mahimbing na natutulog sa kama. Parang gustong tumulo ng luha niya sa kanyang nakikita. Malaki na talaga ang tiya ni Ella. Masaya si Blake na makitang ligtas ang mag-ina niya. Unti-unting lumapit si Blake kay Ella. Naupo ang binata sa gilid ng kama at pinagmasdan ang mukha ng dalaga. I never forget every inch of you. I missed you badly, my Ella. Bulong ni Blake at hinaplos ang mahamong mukha ni Ella.